Alam mo na, kapag ako nari, may jowa kang hindi alam ng pamilya mo, alam mo na kung saan mo padadaanin. Sabi naman. Alam ko na yung mga... Doon! Hindi, hindi. Makuhuli ka doon. Ako kasayo. Dito ating gabi. Ang dami mong ano, chika, Jay. Siyempre na nangarap tayo, so may iniisip na akong eksena. Pero nakikita mo ba yun, mga nagbabasketball? My name is Dale. And I'm Jay. And welcome to Valour! So, Jay, simulan muna natin sa pagbibigay ng thank you sa lahat ng mga nakasubscribe. Kasi imagine mo, Jay, grabe, parang ano pa lang, 24 hours or one day, nagkaroon tayo ng 60 subscribers, diba? I mean, maliit na bagay, pero alam mo, na-appreciate na po namin agad yun kasi bring mo, wala pang content, wala pa nakapost sa YouTube natin, may 60 subscribers na tayo agad. Diba? Dahil, you know, Dale, dahil birthday mo, that's why binigay sa'yo ang 60 subscribers sa araw mismo ng birthday Diyos mo yun. Ko, thank you so much. Maraming salamat mga Valourians. O, diba, may title na agad tayo for them. So, guys, thank you so much. Na-appreciate talaga namin yung pag-follow and pag-subscribe nyo sa amin, even if wala pa nakapost na video or content dun sa channel. So, eto, welcome to our very first episode. Pero before that, Jay, i-discuss muna natin ano bang ibig sabihin ng Valour. Bakit ba Valour? Well, actually, dahil mga Beke, ang mga lola ninyo... Beke! 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 Okay. Yes! Well, actually, dahil mga Beke, ang mga lola ninyo, ang Valour, ang ibig sabihin nun ay tahanan, bahay, home, balage, mga ganun-ganun. Oo, tahanan, diba? So, ganyan. So, ang ibig sabihin nga nun, in Beke language, is bahay. So, kaya Valour. Ginawa namin itong YouTube channel na to because, alam mo naman, Jay, diba? Parang 2020 has been a very tough year, so, diba? Bro, for all of us. Parang napakamasalimuo talaga itong taon na to. So, pero, kasi lahat tayo may mga pangarap, diba? Lahat tayo, pangarap magkaroon ng mga sarili-sarili nating bahay or Valour. Pero sana huwag naman nating hayaan na porket yun yung sa mga pinagdaanan natin yung 2020, mawala yung mga pangarap natin, diba? That's correct. Ang tanong, bakit nga ba ginawa natin ang channel na to? Ano ba ang pinaka-main idea kung bakit ito yung napili nating linya? Kasi, diba, since naniniwala ako na lahat talaga tayo deserving magkaroon ng kanya-kanyang mga bahay natin, diba? Parang pangarap talaga ng lahat, Jay, That's correct. Na magkaroon ng sariling mga bahay. So parang feeling ko, kailangan nating ipakita sa kanila, sa mga viewers natin, sa mga Valourians, kung number one, paano ba magkaroon ng bahay, diba? Ano ba ang requirements, ano bang pwedeng bilhin na pasok sa budget nila? Kasi diba, Jay, minsan, pag nilaman mo ng isang property worth 10 million or 5 million, alam mo yun, parang shockot, diba? Parang matatakot ka na agad na, oh my God, ang mahal naman yan, diba? Parang ganun. So, with us, at least mag-guide natin sila kung paano ba, diba? Tama, oo. And siguro, magkakaroon din tayo ng mga features na meron tayong mga bahay na low down payment, diba? Yung tipong 100,000 or 300,000. Afford na, pwede oo, na. Oo, lipat na agad, diba, mga ganyan. So, ano pa bang aabangan nila sa atin? Well, actually, ang pwede na nilang i-expect sa atin, itong channel natin ay magbibigay sa kanila ng excitement, surprises. Actually, ginawa talaga namin itong channel na to para mabigyan kayo ng entertainment, maliban sa magkakaroon kayo ng mga ideas. At the same time, oo. That's correct. Natin, igagayin natin kayo mga Valourians na kung paano nga ba makakamtan ang pangarap ng nating lahat ng mga bahay, di ba? So that's the ultimate goal, right? That's correct. Pero that's correct. Dapat syempre, Jay, bigyan naman natin yun sa kanila in a very, very fun way. Dapat aliw, dapat masaya. Correct. Kasi nga, mga Beke nga, di ba? Bigyan natin sila ng idea, Dale, kung ano ba yung sinasabi mong fun way. So fun way, syempre may mga giveaways tayo, number one, di ba? Number two, basta, surprise yun, na kailangan yung abangan. May kasi, mga artista ba tayo dito? Tingnan natin, we'll see, malay mo na malas, cross our fingers, diba, and hope for the best, and for that, diba? Okay. Pero syempre, magkakaroon tayo ng iba't ibang mga guests na related din sa Valour, sa bahay. Like, okay, for example, mga bank managers, diba, yung mga sa loan department, diba, paano ba, ano bang requirements para magka-loan, tsaka para ma-approve ka, para That's makabili correct. Ka ng bahay. Dito sa Valour, diba? Mabibigyan namin kayo the whole process kung paano nga ba pumili ng tamang bahay. Mm-mm. Tama? Yes, and aside from featuring iba't ibang mga Valour na
swak sa budget ninyo at panlasa, di ba? That's correct, mm-hmm. Oo. Tsaka hindi basta Valour lang na swak sa budget ninyo. Sinisigurado namin ito ay quality at hindi nyo pagsisihan yung investments ninyo. Tama, correct. Plak, plang, ganap lang. So yun, tama. So ano pa natin, Jay? Bakit hindi natin itry mag-feature ng isang bahay, di ba, for them? Okay, dahil dyan, tara na sa Valour! So my God, nandito tayo sa property, Jay! First ever! Welcome to our first ever Valour open house tour. That's correct. And the open Valour tour. Open Valour tour. Bongga! Number one. Correct. That's correct. So una sa lahat, ano masasabi mo sa property, Jay? Kinikilig ako. Diba? Gusto ko na sa agad makita. I know, right? Surprise pa, diba? Pero hindi, what can you say about the community? Dito, so kung makikita natin siya, tahimik yung paligid. So, hindi gaanong disturbing yung mga area. Tama ba? And, tsaka malaking kalsada, in fairness. Correct. Uh-oh. And then, very convenient kasi this property is very near Commonwealth, diba? And malapit sa Pure Gold, sa Pearl Drive, sa medyo malapit din siya sa SM Fairview. Siguro mga 30 minutes. Correct. No, to SM Fairview. And then, Ever Commonwealth, ang lapit lang din. FEU Hospital, super near, diba? Mm-hmm. Saan pa? May school. Tsaka actually, malapit na matapos yung project dito. So, kapag galing kang Manila, anong ang project dito, Dale? MRT. Correct. O, pag galing kang Manila, tama? Mm. So, mabilis na lang yung ano pag natapos yung MRT. Hindi, line. So pag natapos yun, syempre mamahal talaga yung mga properties dito, diba? Kasi yung accessibility niya to Commonwealth, diba? That's correct. Sobrang tama, bongga. Tama. So, okay. Ano pa inaantay natin? Let's go. Welcome to our first open Valour tour. That's correct. Tara! So, ito na. Andito na ngayon tayo sa labas ng property. And as you can see, nakalagay house with a view. So, mamaya makikita natin yan kung anong view ba yan. Surprise, okay? Yan. Sasabihin natin sa kanila. True. So, tara. Let's come in. Okay. So, andito tayo ngayon. Pagpasok mo, may makikita kang two-part car garage. And it's very, very spacious. Siguro, Jay, kung medyo malaking kotse mo, like sedan or something, carry pa rin, no? Maluwang siya, di ba? Dalawang sedan kasha dito, actually. In fair. So, medyo nauna lang yung isa doon, di ba? Correct. Tapos, pero kung may motor ka pa, di ba? Oo. Pwede mo ditong ilagay. And then, itong area na to, I guess, pwede siyang laundry area, di ba? Tapos, and mayroong... ito din. So, parang option mo, di ba? Ano ba tawag dito, Dale? Service utility area, right? Yes. So, pwede ka rin maglaba dyan and everything. Dito pwede kang maglagay siguro ng washing machine kasi may abang na. Diba? And siguro, pwede ka rin mag-storage dito ng... Pwede ka magpaligay dito ng mga built-in cabinets, right? Oo. Diba? Dito sa taas niya actually pwede. Maganda dyan. Correct. Kasi garage mo na. So, meaning, yung mga tools mo for the car, diba? Pwede mo yung mga oil or something, tama. Mga wrench or ganyan, diba? Sorry, hindi ako masyadong marunong sa mga ganyan kasi panglalaki masyado dahil. Ako, pareho tayo. I know. So, okay, let's come. Actually, meron dalawang ways to enter the house. Yung kanina dinaanan natin. May isang access. Meron siyang stairs, paakyat. So, and then, meron din dito. Pero dito muna tayo pumasok. Okay, dito diba? Muna tayo. Okay. So, as you enter, andito yung circuit breaker niya. And then, meron ditong... This is the first room. Actually, very, very small lang naman siya. But I guess, pwede itong stock room or if you want, pwede sa maids room. Yes, maids room, driver's room, diba? Okay, yan. Ito lang small siya. Lang naman siya. Pero at least kita mo na yung kotse mo, kita mo na yung garage, diba, and everything. Tama. Buksan natin para mas maliwanag. Ang okay. Ginaw. Okay. So ito yung unang kwarto. This is for maids room. Driver's room, pwede rin siya. And then, dito naman, Jay, come here, merong toilet and bath. Yan. So, tingnan natin. So, may sink, water closet, tapos anito yung shower. There. Malaki na siya, pwede na. Oo naman, Diyos ko. Tsaka Jay, in fairness, may bidet, di ba? Alam mo naman. Pare, kailangan. Ito talaga pinaka-importante sa
Tsaka nahawakan ko ba sa sense mo? Bakla ka talaga. Iganong mo nga. Tinamahan ko bumaga. Huwag sa akin! Okay, in fairness. Bumaga na po siya. Mga suppressure. Alam na yun ang mga ano. Kabalo. Balorians. Okay. Sige. And then, dito naman is, this is actually the first bedroom. And you can also use this as your guest room. Pwede rin siyang office. Well, actually, yes, Dale. Ang maganda rito kasi, syempre, pwede ka maglagay ng halaman dito sa likod kung anong drama pwede mong gawin para sa kanya. Truths. Ayan. Pwede ka mag-pocket garden. Di ba garden? Garden, ko yes. Bongga. Kasi may sunlight din na pumapasok eh, di ba? So, papakita natin sa kanila. Okay? So, dito, if pwede ba natin focus sa taas? Para yung sunlight, para makita okay, nila na meron go. Siya dito. So, dahil nakakalusot yung sunlight, pwede tayong magtanim ng, o kung may mga bulaklak tayo, dito sa baba. Ayan. So, pakita mo dito, Ness. Yung pangalan talaga. Okay. Dito, pwede tayong maglagay ng mga halaman. Kung anong drama yung gusto alam mo. Alam mo, perfect yan sa mga ano, plantitos and plantitas, diba? At correct. Sa loob ng bahay mo, meron kang small garden, diba? Tsaka, may access din siya sa faucet. Tsaka, so, walang problem ka, magdilig ka. So, meron siya, ano ba tawag dito, Dale? So, lulusot yung tubig doon. So, hindi siya drain, bababa. Drainage. Correct. Diba? So, yon. Okay? So, this is the ground floor. Ay! Before you forget, meron siyang may sarili ensuite, siyang toilet and bath. Oh. Correct. Bongga. At syempre may bidet din. Sige, so, pakita natin. Actually, pareho siya ang design doon sa labas. So, oh, but this one is bigger, diba? Pero maganda yung design niya. Yung Jay, na na-appreciate mo na merong, nakita mo, parang may design dun sa tiles na pwede mong ilagay na yung mga shampoo mo and everything. Correct. Very Japan-Japan actually. Japan-Japan? Oh. And then, syempre, may built-ins din. And then, gusto ko to kasi nga, ano siya, parang it feels really, really sturdy, matibay. Correct. Kasi, ano siya, bakal. Tapos may mirror na, diba? O, hindi mo na kailangan maglagay ng mirror kung saan, nandito na mismo. So, ibig sabihin, nakatipid ka ng space. Correct. Tapos may abang na rin siya for aircon, ha? Mm-mm. Diba? So, okay. So, now let's go to the second floor. Okay. Wow! So, diba, very, ganda. Very spacious talaga siya, as you can see. Ito yung sinasabi natin sa kanila kanina, Jay, na may access pa from okay, the outside. So, pakita lang natin muna. May access siya dito sa labas. So yun nga, there are two ways to enter the house. Pwede dito sa stairs na to, paakyat. We can, you know, we can show them. Ayan, may stairs, diba? Going up here. Tapos, ang bongga yung tiles. Diba, Jay? Ang ganda. Gusto ko siya. Correct. So yan. And then, ito na ngayon yung pagpasok mo. Kung yung guest mo, diba, yung padaan sa baba. So dito siya e-enter. So, ganyan. Pagpasok mo, this is the living room. So, okay. As you can see, sobrang spacious, Jay. Grabe. Mostly kasi pag may mga bisita ka, Dale, yung stairs kasi na doon sa kabila. So, pang-family. Kung may mga bisita ka nga tatanggapin, so, Diyan dito yung entrance nila. Alam mo na, kapag ako nari, may jowa kang hindi alam ng pamilya mo, alam mo na kung saan mo padadaanin. Sabi naman. Alam ko na yung mga... Doon! Hindi! Makuhuli ka doon. Tawa ko sa'yo. Dito ating gabi. Ang dami mong ano, chika, Jay. Siyempre na nangangarap tayo, so may iniisip na akong eksena. Pero nakikita mo ba yun? Mga nagbabasketball? Okay. Pwede so, din na ba tayo? Pag-usapan natin yung layout. And let's take the time to appreciate kung gano'ng kabongga itong space. Okay. Kasi diba, tingnan mo, saan mo ba ilalagay dito yung sofa, yung TV, diba, normally? Marami kang pwedeng magagawa dito. Normally, dito yung sofa, diba? Yeah. And then sa kabila yung TV, mo, entertainment set. Rako, yes. As you can see, meron siyang mga abang na doon, diba? Oo. Okay. Tsaka kagandahan dito, Dale, kung nakikita mo to, meron ditong ventilation. Airwell. I think airwell. It's airwell. So pag dito ka, pwede kang mag-emote-emote. Kunwari, masama yung loob mo, pwede kang... No! Isolation booth! Miss Universe, ipapasok ka muna dito! Tama. Nakagunong ka dito, di ba? Nakakaloka. Pwede kang emote lang ng ganito. Hindi, pero
ano ba, ginawa itong ganitong feature ng bahay para yung air na talaga nagsi-circulate. That's para correct. Diba? I mean, like summer or something, may air pa rin na pumapaan, nag-circulate sa bahay mo. Saka hindi bumabaho yung bahay kapag may ventilation. Totoo, na ganito. Totoo, that's right. Okay. And, pwede ka rin siguro maglagay dito ng plants, diba? So, parang, pwede, pwede. Diba? Oo. Kasi parang sabi nila, Jay, maganda raw talaga sa mata ng tao or ng homeowner na may mga green na plants sa bahay. Ah, yes, oh, malamig diba, sa mata. Diba, nakaka-relax and everything, diba? At may mapapaandar. Pa. So, dapat dito lalagay yung portrait mo. Picture ka dyan, naka- Actually, ang purpose talaga nito, Dale, kapag ka ang magnanakaw magagaling sa taas, makikita mo agad. So, wala ganun. Oo. So, mission impossible, biglang babagsak dito yung magnanakaw. Itlog ka agad ng magnanakaw yung makikita mo. So, there. Ayan, okay. So, let's now proceed to the kitchen and the dining room. So, as you can see, ito yung kitchen niya. Meron ako ditong parang breakfast nook. And then you could put high chairs, di ba? And pwede mag-breakfast dito in the morning or mga snacks, di ba? This is the sink. Actually, hindi ko... Ang ano niya? Nang? Ano material today? Hindi ko alam kung marble ba marble or quartz, I don't know. But if you know kung anong type of material ito, just comment down below kasi hindi pa namin alam. Sorry, this is our first ano. Tsaka mag-open Valour tour. Yes. Ang maganda dito, Dale, ang material kasi nito parang nakita mo glass siya. Correct, yun din. Tsaka G, take the time aluminum. To appreciate na. Correct. This is powdered metal, powder coated, di ba? Na alam mo talaga matibay siya, tapos glass. Pang forever. Oo, di ba? Tapos sa ilalim, ay, Bongga J, buksan mo yung ilaw. May ilaw siya. So, meron. Ah, meron nga. Oh, buksan mo. Oh, diba? Oh, see? So, yan. And then, dito, perfect naman na ilagay mo yung dining table mo. Nagahaba kumakain ka, pumapasok yung fresh air mula rito. Ang laki. Makikita mo yan. Pwede ka rin siguro maglagay ng mga plants. Diba? Pwede rin, dito. Tsaka J, oh, tingnan mo ang mahangin siya, diba? Kaya medyo nangangarag tayo, fresh, kasi kumahal. Actually guys, ang area na to, meron talagang surprise. Merong surprise dyan sa area na yan. Pero hindi natin siya makikita dito dahil nasa taas pa siya natin makikita yung buong eksena ng surprise. Correct. O, tara na, let's go up. Let's go up. Okay. So now, welcome to the third floor. Diba, Jay? Ang ganda kasi makikita mo, ito pa rin yung airwell niyan. Diba, yung hangin, may pumapasok pa rin talaga. So continuous siya. Diba? Tama. Bongga. So, this is the, ano ba to? Third bedroom? Yes. Correct. Kasi kanina may maids bedroom. Tapos may guest room or office sa baba. Tama. Rin. And then, this one, I think is best for the kids. Kids. Kasi diba? Medyo maliit lang siya ng konti. Correct. Sige, tour mo nga sila, Jay. So, pagpasok mo, pwedeng maglagay ng Dale. Pwedeng maglagay dito ng double bed. Deck. Oh, yes, oh, bed okay. Para sa kids. Saka may naka-install na rin siyang cabinets. Cabinet! Isa lang pala yun, kaya cabinet lang. So, gusto kong pakita sa inyo dito. Dito, sir, Ness. Ayan. So, may access din tayo. Tama ba access? Din tayo dito sa airwell. At least may hangin pa rin na. Ang kagandahan dito din kahit brown out, di ba? So, oo, may hangin pa rin. Hindi kailangan lumabas ng bahay. And syempre, may abang din siyang aircon, sa aircon, ha? Correct, oo. Uh-huh. Alam mo, yung mga details na ganyan, Jay, nakaka-appreciate kasi ipakita natin yung sa aircon. Diba? Tignan mo, may butas na siya sa aircon, pero kanina hinahanap ko, saan sa saksak? Diba? So, may saksak. Saan so, meron siya? So, ang talino talaga. So, yung mga details na gano'n, nakaka-appreciate. Meron, hindi mo na kailangan problemahin pag lumipat ka. So, correct. Pag may dami ka, diretso mo na lang kasi provided na lahat ng kailangan. Ay, no, right. So, mayroon isang ilaw nakasama. Totoo. So, let's go to the... Ito. Ito yung fourth bedroom. Fourth bedroom. Grabe, imagine mo kung gano'ng kaliwanag dito sa kwarto na to, diba? Yan. So, syempre, kapag kunwari, dito ka, ito yung naka-ano dito sa kwarto na to, pwede kang maglagay ng cortina dyan. Correct. At the same time, naka-glass din siya. Oo, tsaka ano, Jay, makikita mo talaga yung mga nagbabasketball doon sa harap. Dito muna tayo. Dito tumambay. Oo.
Pwede ka mag-imot. Diba, alam mo, kahit small balcony lang, na-appreciate ko. Kasi yung hangin pa rin, di ba? Pwede. Lalo na, imagine mo sa gabi, naka-open lang to. Tapos may curtain ka dito, tapos yung breeze pumapasok. Tsaka kunwari may problema ka, pwede ka mag-imot-imot dito. Naka-red wine ka. May problema talaga. Tapos naka-ano ka, naka... 90s! So... Panindigan mo yan, ha? Sa isang episode natin. Pag nakaipon ako, dito ako lilipat. No, kahit na hindi, mabalik tayo dito, saka 90s ka. So, naisip mo yan. Okay. Tapos, ulit, meron na naman tayong built-ins na cabinet. And then, syempre may mirror na naman na na-appreciate talaga natin. Ang kagandahan dito, Dale, kasi napaka-simple na. Diba? Oh, parang sobrang hindi simple. Din siya magka-clash dun sa design na gusto mong ilagay sa bedroom. Correct, diba? Correct. Oo. Okay. So, let's go to the master's bedroom. Ay, before we proceed, meron pa palang toilet and bath dito na isa pa. Sa floor na para to sa kwarto dito at saka sa kids. Kids room. Okay. Okay. So kung napansin niyo pare-pareho yung design, which is very relaxing sa loob, tingnan. Correct. Tsaka alam mo, na-appreciate ko niya yung ganyang tiles na beige. Correct. Kasi di ba hindi siya masyadong dumihin, di ba? Tsaka ang ganda nito, Dale. Look at this one. Ang ganda nga ng sink. Napaka-simple. True. Naputulan pa ng sorry. Tubig. Okay. Wala pa, pero mayroon ng access sa tubig eh. Ayun. Hindi, I'm sure na off lang yan somewhere. Bakla, kinawa ko yung dulo. Bakit? Eww! Hindi, tingnan mo dyan yung event, no? Yes. Diba? Alam mo na kapag ano, parang hindi, di ba? Dito, ihigupin niya. True. Tapos may dalawang pakeme, ilaw pa. Tingnan mo. Cute. Ang ganda, gusto ko yan. Social. Okay, let's go. So right now, let's proceed naman to the master's bedroom. Geo, di ba, ang bongga nung ano, nung hallway, ang laki. I know, right? Pwede magkakapulan ng jowa. Ayun na naman, jowa, eh, no? And then, dito sa wall na to, di ba, ang lapad niya. Maganda dito, may mga family portraits ka, di ba? May mga pictures ka dyan ng family mo. Correct, okay. Di ba? So, let's enter the master's bedroom. Actually, ito talaga to. Ito. Ito ang yaman ng kwarto. Para ka din. Sorry. Napansin mo ba? Oh. Nung pagpasok mo, para kami malaking picture frame na ang ganda na buhay na picture frame. No, alam mo, na-appreciate ko rin dito, Jay, yung hangin. Ayan yung breeze. Diba? Kahit nga rag, alam mo yun, nakaka-fresh. Pero what about yung view? Ano masasabi mo? I love the view because meron siyang view ng La Mesa Eco Park. Tama ba? La Mesa Eco Park. Which is, ang hangin mo, napaka-fresh kasi nanggagalit sa La Mesa Eco Park. Correct. So, ano ba yan? Dam? Dam ba ang Eco Park? Diyan nagagaling ang ating mga tubig. And ano ha, super lapit mo lang din dun sa Eco Park. So, kung bet mo mag-emote-emote dun, di ba, mag-hiking ka dun, mag-picnic ka dun, with you and your family, super lapit lang. That's correct. Okay. Tapos, meron din siyang syempre yung balcony and everything. Pwede ka maglagay ng mga konting halaman. Correct. Oo, di ba? Sabi ko nga siya, perfect nga rin itong bahay na ito for the plantitos and plantitas natin eh. Baka gusto nila makita. Gusto nila makita yung view na sinasabi natin. Sige, push. Okay. Yan. Banda doon sa side tayo, nandabi lang sa Eco. Tama ba? Eco Park. Sarap ano? Parang pag dito ko nakatira, gabi-gabi ka na sa bakasyon. No, yes! Tsaka dito ka pwede talaga mag-wine-winean and everything, diba? Imagine mo, dito yung bed mo, may dalawang side table. Okay. Tapos meron kang mini table dito or upuan, diba? Tapos emote-emote ka lang. So, mangyayari talaga dito, pag ito yung kwarto mo, gabi-gabi ka talaga yung lasing. Ha! Dahil emote ka ng emote. Okay. Kahit hindi ka na, wala ka mang problema, nag-emote ka pa rin. Gawa yung ambience niya. Okay, and then, meron, syempre, may built-in din tayo with mirror. And then may ensuite, toilet and bath. So, pwede natin pakita rin. There. O, di ba, Jay? What can you say about the house? Anong mga final thoughts mo sa house na to? Wala na akong masabi pa. Dahil? So, parang lahat ng kailangan ko sa isang bahay, parang nasa kanya na. There! So, ano masasabi mo, Jay, sa bahay na to? Ang bongga, di ba? Ano mo, actually, Jay, gusto ko lang ulit i-highlight tong mga built-in cabinets na to. Kasi, hindi ito mumurahin, ha? Ito palang mahal na eh. Maganda, yes. Kasi, metal siya. Powder-coated. Okay. Di ba? So, tapos may full mirror. Oo, ang ganda. So, dyan palang, di ba? Parang alam mo na mamahalin yung bahay mo, di ba? Hindi tinipid. Tama. Mostly kasi sa mga bahay na nabibili natin, di ba? Yung mga
anong klaseng ano lang yun? Anong klaseng mga wood lang. Yes. Oo. Madaling masira, which is this one. Ano masasabi mo? Sturdy. Tsaka naman tatagal talaga. Diba? So, what are our final thoughts para sa house na to? Nako, wala akong masabi. Excited akong mabili to. Wow! Ikaw pala bibili. Hindi pala sila. Well, nakausap natin yung broker kanina and they told us na pwede raw pala ditong low down payment. So pag sinabi mong low down payment, parang 10% lang ata yung down payment mo, pwede ka na lumipat agad, diba? Correct. Ang bongga nun, Jay! So guys, i-check nyo sa description down below kung magkano yung bahay, diba? And then... lalagay namin sa baba. Correct. And then, of course, if you're interested to view this property, you may call us at the numbers below, diba? Andiyan yung mga contact details natin, right? Correct. And please also follow us on Facebook. And on Instagram. Ano yung name mo sa natin sa Facebook? Valour! Okay. Valour din. And sa Instagram din, Valour. Pero pagpasensyahan nyo na, the first episode po namin to, wala pa masyadong laman, diba? Okay, kasi nga, syempre pupunuin pa natin, diba? And also, if you want us to make more videos like this, please, please, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit that notification bell. O, para naman updated kayo sa lahat ng mga bago naming videos i-upload in the future, diba? So, ano, okay na ba tayo, Jay? Wala talaga akong masabi. Dahil? Ang ganda ng house. Pasensya na. Na-shock talaga ako sa ganda ng bahay. In fairness, di ba? Ang ganda. Tsaka with the view, Jay. Di ba? Tapos Quezon City. Bongga niya. So, guys, again, thank you very much for watching our first episode. Lagi niyong tatandaan, ang kinabukasan ay dapat paghandaan. Parang pangarap mong bahay ay makamtan. Dito lang yan sa... Valour!